Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magsimula ng Lat's Colony from the Scope Battle to this. Sa series na to, ang pag-uusapan natin ng video mula sa baby peepees, lumaki, tagmate, at hanggang sa pangitlog at panibagong baby peepees ulit. So, ngayon, muna na natin. O ito, dito ang first day o day 1 ng ating baby peepees at dito mag-i-start ang ating colony. Ito, pasilip na rin sa Hotentota. Kasabay ko siyang binili dito sa itong colony na itong ipis. No, lilit pa nila. Halos hindi ko mapapansin. Hindi sila pansinin. Itong Hotentota, ganun din. 3i, 2i ko siyang nabigay. Tapos ito, ang una nilang container. Ito yung microwavable. Rectangular na container. At dyan muna natin sila i-transfer, no? Dahil hindi pa naman sila ganun kalaki. Napakaliit pa lang nila. Kaya yan, no? Ito muna, tsaga-tsaga muna ako sa paldible. Susubukan kong butasan kasi mukhang kaya naman, eh. Itong butas niya. Yan. So, kaya naman siyang manumanuhin. Wala pa akong soldering iron nito. Yung pang tunaw ba na maliliit na butas. Kaya ito muna ang pardible. Medyo masakit siya sa kamay pag tumagal. Pero kaya naman. Ito, ibang view. Tsuga-tsuga lang. Kung mapapansin nyo pala, no? By the way, kung mapapansin nyo itong video na to, dinab ko lang to, no? Nagdab lang ako. Bali, matagal ko nang na-record itong video na to na nakikita nyo. Tapos, nung pag-edit ko, dito lang ako nagdab. Kaya, hindi ako adlib na nagsalita dito. Siyempre, para na rin sa growth ba, sa cycle ng lats, kailangan muna makapag-video ng una, no? Hanggang sa lumaki sila bago ako makapag-edit ng tuloy-tuloy. Kaya yan, tapos na, sakto lang. Ito, mapapansin nyo yung bandang gitna niya, hindi ko na tinuloy kasi may mga crack na, so hindi niya kinakaya. Siguro manipis na part yan, kaya in-stop ko na dyan. Ito, so ito dadaling ko sa labas para mas makita at para flex na rin ng magandang langit, no? Yan, you know, may mga cracks. Solid naman yung pagkakabutas ko dito. Maayos na ventilation naman yan, siguro para may humidity rin. Hindi gano'ng kalaki yung butas. So, ayan na. Kumuha na ako dito ng egg tray. Kasi kadalasan, or yan yung pinakamadaling makuha natin. Pinaka-available sa atin na magandang bahay nila. Pinaka-hide nila. Ito, masyado siyang malaki para sa container. Masyadong malaki yung egg tray para sa container. O kaya, nakat muna natin. So, ayan, nakat na agad. Napakabilis. Tapos, lalagay na natin siya. Itong babaong lats. Lalagay na natin. Lalagay ko na pala. Yan, sakto lang.
Ito, itong lawit nito. Gugupitin ko na rin to. Mahirap siyang ikat pag isa lang yung kamay na ginagamit. Kasi yung isa kong kamay, nagbibideo ang isa taga-gunting. Mahirap siyang ikupitin. Ito medyo nahirapan ako ng konti. Konti lang naman. So, yun. Sa wakas. Ito, sakto lang siya. Ang gagandahan ako sa kanyang pagka-fit, well-fit. Ito, sinubukan kong ipatong yung isa, no? Pero, naisip ko na hindi naman sila magkakasya dun sa pinakaloob nun. Kaya, tinanggal ko na lang. Binalik ko itong maganda, yung well-fit. Tapos, itong puwetan, itong nasa under, yung nasa baba ng itong takip ng egg. Ito na lang ginamit ko pang taas niya. Gupit ulit. Ayan, napakabilis ulit. Ito, ayos na siya. Nilagyan ko ng bubong-bubong para may mapagtaguan pa rin sila banda sa taas. Ayan. Ayan, kaso, pag tinakpan, hindi siya matakpan ng maayos. Kaya, ang naisip ko dito, gupitin na lang itong side na to. So, yan. Napakabilis ulit ng pangyayari. Nagupit na natin agad. Nagupit ko na agad. At yan. Saktong-sakto lang siya. Masaya ako sa container nila. Yan, oh. Yung sakto. Next na. Pwede na natin silang i-rehouse. Kunin ko na itong aking lats. Mga baby lats. Bago yan, kailangan natin magupit ulit. Tapos na ulit. Napakabilis ulit ang pangyayari. Ito, nilagay ko na siya. Ito, mali ako dito, no? Para sa mga beginner dyan. Mali ako dito na bigla ko na lang siyang binuhos. Tapos nasa loob pa ng bahay. Once na may makawala dyan, mga ilang piraso lang, magiging peste na sila. So, baka magparami agad na mabilis. Kaya ito, nilagay ko na lang siya sa labas para makita ko man mahabol ko, mapatay ko na agad. So, hindi gaano nakapanghinayang yung mapatay mo na nakawala kesa sa dumami sa loob ng bahay nyo or sa labas ng bahay nyo at ma-mess din. No? Ito, unti-unti ko na silang tanggalin sa tissue. Ayan. Napakadami. Napakadami nila. Uy, hinangin pa. Gumapang pa sa akin. Ayan. Balik ka dyan. So, ayan na. Okay na to. Balik, tatakman ko na lang. Goods na ang starting colony natin. So, dito ko muna tatapusin ang ating video. At gagawa ulit ako ng panibago para sa next stage nila. So, abangan nyo sana, no? Kung nakaabot kayo sa part na to, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang aking video. See you again on the next video.